Eh, laging pinag-uusapan noon natin yung formalin sa galunggong. At marami naman ang naniniwala na talagang may formalin yung importe na galunggong dahil ilang araw na sa kanilang ng bahay ay napakatigas pa ng galunggong. Si, paano ba siya? Professor Raymond Fantonalgo, ang head ng Food Security and Environment Concerns, AGAM Advocates of Science and Technology for the People, Professor, Department of Environmental Science sa Ateneo. Ah, ito na. Ito na ho. Mayroon kasi magtanong pag sa gobyerno eh. Ang mga taong bayan eh, nagdududa yan, no? Nagdududa. Professor, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Apo. Eh, tatanong lang ho namin, ito ho bang formalin, ay may alam mo kayo tungkol sa formalin na nagiging issue ngayon dahil yung ang galunggong na imported ay hinihinala hong may formalin dahil nasa bahay na ho ng mga namili, eh napakatigas pa rin daw ho ng agalunggong samantalang hindi na ito frozen at nakalanta na doon sa palengke. Kasi ang proseso yan, kabayan. Opo. Kasi pag namatay ang isda, is nag-undergo siya ng process ng rigor mortis. Okay. Ibig sabihin, naninigas siya. Opo, pero opo. Hindi yan magtatagal ng ilang araw. Kasi may proseso tayong natawag after rigor mortis na autolysis, meaning softening of the muscles of the fishes, kasi mag-undergo siya ng viral enzymatic reaction. Opo. So meaning, kung naninigas siya sa several days, may something yan na inalagay to preserve. Opo. Okay. Yung ba'y ginagawa ho ng mga nanguhuli ng galunggong pagkahuli? Actually po, ang standard sana at ang pinaka-safe na process ng post-processing method is dapat is i-consume siya by fresh. Pero of course, hindi naman natin makukonsume na right fresh. Away. Opo. Lahat opo. Na... So ang kadalasan, ang pinag-aaralan niya ng mga post-press bilang noon na rin kasi yung may karanasan na rin kasi yung undergrad ko po ay sa fisheries. Opo. Ngayon, ang turo po is dapat icing. Ano po? So, pero icing? Dapat proper icing. Oh, opo, pag-apply ng ice. Oo, yung mga freezer, yan. Yeah. Kaya buhusan ng napakaraming ice. Oo. Para na para po ma-preserve yung ano ma-preserve kasi sariwa, para hindi makuha na po ma-slow down ang bacterial correct. And other enzymatic reaction. Opo. Pero ang sa kung applyan po natin ng formalin, may mga pag-aaral kasi nagsasabi na pareho sa US National Toxicology Program. Opo. Na carcinogenic to ang formalin. Ibig sabihin po. Ang ibig sabihin po noon carcinogenic, nagko-cause siya ng cancer. Agent siya. Okay. Pwede siya mag-cause ng cancer. Opo. According yan sa sabi ng US National Toxicology Program. Opo. At may mga journal na rin na nagsasabi, yung Journal of International Journal of Public Health Science, na posible po siyang ma-effect ang formalin-treated fish sa reproductive health. Meron na rin sa skin problem at sa eye contact natin. Mm-hmm. So sa usapin ng reproductive health, ito po ay maka-induce ng oxidative stress. Ano ibig sabihin noon? Sabihin, ma-paralyze maapektuhan ang iyong mga reproductive processes. Pwedeng may mga malfunctioning. Pwedeng maapektuhan pati kung ikaw ay buntis. Posible po. Exposure kasi yan eh. Opo, Professor, hindi naman kaagad do makikita ito sa pasyente kasi ang sabi ng ni Secretary Piñol, may namatay na ba? Ganon. So hindi kaagad. Kung cancer, lalo na ang cancer, matagal bago mag-develop yun. Pero kung sa bagay kasi, ito po, kasi long-term transport siya eh. So siyempre, okay. Kung dalhin dito, is kung import, kung ibang bansa, sige, mag-isip talaga sila ng pamamaraan para? Kung paano pa. Para ito po ay makapunta dito sa atin. Opo. Na pwede pang kainin. Correct. Pero kasi wala po naman nagsasabi na even international standard na safe itong gamitin. Kasi preservative agent ito is for educational purposes. Yung formalin, no? Yung formalin. Opo, yeah. Pero nangyari lang kasi ito kasi, kabayan, may importation para safe.
Kaya lang, ang nangyari ito kasi nag-i-import tayo. Sana maka-insure tayo na safe ito pag dito mismo sa ating dagat. Para hindi na magtatagal. Well, posible yung sa dagat natin nahuhuli, pero hindi naman dinidiretso kagad dito sa atin. Kasi mga kahon na nakikita po ay may tatak na mga Vietnam at saka Taiwan. So, ang hinala pa nga po ay hindi talaga sariwang pagkakahuli. Binubodega daw ito doon sa port of origin, saka ini-export. Ganun na nangyayari. So, ang possibility, talagang gagamitan ho ng formalin. Opo, basta dinidelay po para gagamitan talaga yan ng formalin. Basta dinidelay. Pero ito po, may issue pa kasi. Ito kasi, kaibat na issue. Although, wala naman tayong sufficient evidence. Pero nananaliksik na rin po ang aming organisasyon ngayon. Kasi may issue ngayon ng sa West Philippine Sea. Opo. So dapat ang pinoprotektahan niyan ng ating pamahalaan, ng concerned government agencies, ang ating teritoryo para ma-maximize po natin ang ating catch. Hindi lang po galunggong. Kasi hindi naman galunggong lang ating sources ng protein. Opo. So ngayon, baka nga dyan nang galing sa atin. Tapos hinahanapan lang po ng mga, let's say, ng proseso para po na ito masabi na imported siya, pero wala naman tayong concrete evidence for that. Pero ang punto ko lang namin, ang punto lang namin is hindi na natin sana kailangan mag-export kung ito po ay una minamaximize natin ang ating aquatic resources sa Pilipinas given we have the long coastline and wide inland bodies of water para mag-igment ng production for fishes. Correct. Kasi ang napapansin namin, malalaki yung galunggong na dumarating dito sa atin kung ikukumpara sa galunggong na huli ng ating mga fishermen na hindi sila makalaot, hindi sila makalayo. Pero alam naman nyo, ang mga Vietnamese at Taiwanese fishermen ay ang kanila mga gamit ay talagang magagaling na, magaganda na po. Kaya nakakapag-fish sila, dahil malalaki ang barko nila sa mga malalayong lugar, kaya nakakahuli sila, mas malalaki ang galunggong. Yun daw po ang isa sa palatandaan na talagang imported ito. Pero ang nakakabahala nga dito ay yung paggamit ng formalin. Sinasabi nyo maraming epekto talaga sa kalusugan ng tao. Hindi naman yung kaagad. Pero magdi-develop po yan sa katawan ng tao. Opo, kasi hindi naman po pwede nahintayin natin yan bago tayo po umaksyon. Wala na, huli na. So sa usapin po ng sinabi mo po na posible yan, na ito, alaki, kasi may mga size classes naman po ang galunggong. Opo. Hindi ko lang po familiar anong minimum at maximum. Pero ito, malalaki ito talaga. Malalaki at saka bilog na bilog ho. Ang ganda ng korte. Kung ikukumpara sa nahuhuli ng ating mga fishermen na maliliit lamang. Ito po, kasi kung fishermen kasi, based sa Philippine Fisheries Code, up to, from the coastline, up 15 to 15 kilometers lang siya. Opo. Tapos, ang mga commercial, pwede siyang pumalaot. Correct. So, ito po, ang nagpapakita lamang to, kung gusto natin ang ganong kalidad o ang mga ganong huli, dapat it's right time para sa concerned government agencies na mag-invest na rin o mag-support sa mga ordinary fishermen para sa fishing gears, sa mga boats and other paraphernalias para ma-ensure natin na may enough tayong catch. At the same time, isi-support na rin ang aquaculture or inland cultivation kasi maka-augment na rin to sa ating production in case po na mag-down ang production ng marine capture. Oo, sa dagat na uhuli. Ano po? Kaya ng mga tilapia at saka bangus, yan. Dapat paunla rin pa ho yan. Opo, farming techniques kasi. Nakakainsulto naman po na we have the wide inland bodies of water and long coastline. Tapos nag-i-import pa tayo pwedeng mag-jeopardize sa health ng ating mga mamamayan. Tama kayo. Palibot po tayo ng dagat. Lahat ng kapitbahay natin, palibot tayo ng dagat. Pero sa kanila tayo, umi-import. Just like bigas. Ganun nangyayari ho. Pero, opo. Professor, maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you very much. Pwede po mag-quan lang, kabayan. Opo, may opo. Last one lang po, word. Opo. Ito po, kasi para kung usapin ito, ang panawagan po ng AGHAM, Advocates for Science and Technology for the People, na dapat paunlarin po natin ang National Fish Processing Technologies at ating fish production sa pamagitan ng malaking suporta ng pamahalaan para masagot po
ang mga pangailangan sa pagkain ng ating mamamayan. Tama po yan. Salamat po, Professor. Okay, thank you. Okay, thank you, kabayan. Opo. Professor Raymond Fantonalgo, ang head ng Food Security Environment Concerns, Agham Advocates of Science and Technology for the People. Professor po ng Department of Environmental Science, Ateneo de Manila.